Oh,
God, we pray, Almighty God, that all responding spiritual things will be carried out in both word and deed, that which is pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns within the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Strictly not of life. Then my prayer, my love, my peace,
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. People were bringing children to Jesus that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced the children and blessed them, placing his hands on them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Una po sa lahat. Sa inyo po, pamilya ng El Shaddai, congratulations and happy 31st anniversary. Na-invite niyo po ako na ako sana yung speaker at yung topic na ay Faith, Love, and Unity. Pero wala po akong time, kaya in this homily, yun na lang yung aking i-share. Bakit kailangan natin ang faith, love, and unity? Yun po ang aking i-explain in this moment. Kailangan malaman natin why we need to be united, why we need to love one another, why we need to have faith in this kind of world na meron tayo ngayon. Let me begin with this warning of our Blessed Mother. Alam niyo ba, sabi ni Mama Mary nung nagpakita siya sa Fatima, Portugal, through Sister Lucia, sabi niya, the last frontier of the fight between God and the devil is the family. Hello? Gusto ko po na maintindihan niyo ang pag-aawayan daw ng Diyos at ng demonyo sa Satanas at kanyang mga demons ay pamilya. Kaya ang tanong, bakit kaya pamilya? What is in the family? Anong meron sa pamilya at ang Diyos, Mama Mary, Saint Joseph, mga angels and saints, gustong i-defend, ayusin, protektahan ang pamilya, pero ang demonyo naman, gustong sirain, i-divide ang pamilya. What is in the family? Bakit importante ang pamilya? Bakit importante na ang pamilya? Merong faith, merong love, merong unity. In the Catholic Church, sinasabi po natin, naniniwala po tayo na ang pamilya ay domestic church. Hello? Hi! Hello! Ang ibig sabihin po ng church, temple, dwelling place ng Espiritu ng Diyos. Okay? So ang pamilya pala, ang pinakamaliit
na grupo na simbahan, na tahanan ng Diyos. Kaya dapat ang mga pamilya na nakatira sa isang bahay magiging yung tinatawag natin na domestic church, simbahan na nasa bahay, home. Hindi lang bahay, kundi talagang pamilya. At doon, sa pamilya niya, may altar, nagdarasal sila, nag-worship sila kay God, nagbabasa sila ng Biblia. Ganun dapat ang simbahan. Tulad nito, simbahan. Ito ay simbahan, may mga nagsisimba, may mga sumasamba sa Diyos. Paano maging simbahan ang isang tahanan, isang pamilya, kung sila ay nagdarasal? May father ko, yung tatay ng pamilya, father ako, nag-lead ng isa, nag-lead din ng father ng pamilya, ng dasal ng pamilya. Ganun sana ang domestic church. Importante po ito, brothers and sisters. Kaya warning ng ating Blessed Mother na mag-ingat tayo kasi during this present time, ang ita-atake ng demonyo, ang sisirain, ang gustong sirain ng demonyo ay pamilya. Kaya ang mga pamilya dapat united sa pananampalataya at sa pagmamahal. Doon ko po i-a-apply yung tema ninyo, yung topic ninyo sa pamilya. Ang maayos na pamilya, pinupunga ang maayos na simbahan, maayos na lipunan, maayos na school, maayos na leaders, maayos na lahat-lahat. Brothers and sisters, I want you to notice, sino yung mga problema sa lipunan? Meron pong isang criminal, in-interview siya. Bakit ganun yung mga ginawa niya? Death sentence. Alam niyo po ang kanyang sagot? Kasi hindi niya naranasan ang pagmamahal ng isang ina, ng isang ama. Hindi niya naranasan kung paano magkaroon ng isang buong pamilya. Ang mga bata po, usually, na galing sa broken families, hindi po maayos. Isa sa, alam niyo yung kwento ng buhay ko, ba? At isa sa pinagpapasalamat ko kay God ay yung gift of the family. Kahit mahirap kami ng pamilya, at least buo, at least united, at least merong faith, love, and unity. Pamilya po ang isa sa pinaka-gift ko sa buhay ko. So Satan is attacking the family. Ayaw ni Satanas na merong faith, merong love, merong unity sa mga pamilya. Totoo po yan kasi warning yan ni Satanas. Look at what is happening in the Philippines. Diba? Gusto ipasa sa Kongreso and then later on sa Senado yung divorce bill. Atake po yun against family. Alam niyo po sa Amerika na legal ang divorce? 40% ng mga nag-aasawa nagdi-divorce. Nagiging parang business na ang divorce kasi madali na. Mag-aasawa ko kasi maganda siya. Pero pag nagsawa na ako sa kanya, mag-a-apply ako ng divorce, iiwan ko siya, mag-aasawa ulit ako ng iba. Ganun. Yun sana yung ayaw natin kasi magiging parang laruan na ang pag-aasawa. Hindi na totoo mangyari itong faith, love, and unity kung merong divorce. Atake po ito ng demonyo sa integridad, sa sanctity, sa unity, sa love, sa pananampalataya, sa pamilya. So this is what we mean, na ang galing ng demonyo, ginagamit ang gobyerno, ginagamit ang politics, ginagamit ang pag-alilis natin to attack the family. Yung mga ordinary na tao, sabi nila, may nag-text sa akin, Father, okay nga yung divorce kasi kawawa naman yung babae na inaabuso ni Mister, yung anak na inaabuso ni Mister. Yun ang purpose ng divorce. So, deceive sila. Meron na tayong paraan, meron na tayong solusyon dyan. Legal separation, annulment sa simbahan, i-apply lang natin yun, okay na. Pero pag divorce, iba na yun. Kasi, God has blessed it, pero ikaw na tao, sisiraan. Ito po yung reading natin kahapon.
Diba? Sabi ni Jesus kahapon, Mark 10:1-12, from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Unity, faith, love. So, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, united, no human being must separate. So kung si God ang tatanungin, bawal ang divorce, bawal ang disunity. Unity ang gusto niya. Kung may problema, meron lang solusyon dyan ang simbahan. So bakit ka ba maglalagay ng legalization ng divorce? Ito po yung sinasabi ko na the family is under attack. So brothers and sisters, as you celebrate your 31st anniversary as El Shaddai, isang hamon ko po sa inyo, tulad ng mga hamon ko sa ibang grupo, na it is our duty as servants of the Catholic Church to protect the family. Amen? Amen! Paglaban po natin ang pamilya. Kasi pag sira ang pamilya, sira lahat. Alam niyo po, madalas na mong pare. Pag nagbibigay ko ng recollection, ng retreat, o ng talk, tapos meron sharing, tapos nag-iiyakan niya, isa lang ang dahilan. Yung isang tao nagsishare, yung kanyang problema na sinishare, ay family problem. Naghiwalay ang tatay at nanay. Pag meron nagsusay, kadalasan na rason, family problem. Nag-aaway si itay o si inay. So, meron na ang problema, dagdagan na. So, brothers and sisters, let us protect the family. Alam niyo po yung solusyon ko dyan. You know, it already is ilang beses po na sinem ko ito. Para po meron tayong faith, love, and unity, kailangan very Catholic po ang ating pamilya. At para maging Catholic po ang pamilya, kailangan meron tayong SECRED, which is an acronym, S-A-C-R-E-D. S, scriptural life, scripture, secret scripture. Para merong faith, love, and unity ang pamilya, unang-una, para ma-unite sila, magmahalang sila, at may mananampalataya sa kanila, dapat silang lahat nakasentro sa salita ng Diyos. Amen mo ba? Kaya pag ang pamilya ay wala ng scriptural life, yung tatay ay hindi nagbabasa ng Bible, hindi binabasa ang Biblia para mag-bless yung kanyang asawa at mga anak, mahirap po na united yan, mahirap po na protected yan. Sabi po ng Biblia mismo, the Word of God, the Bible, scriptures, ay napaka-powerful. It is like a two-edged sword, yung kanyang power. Masakit kung pakinggan, pero may binubunga. Inaayos, benedas po ang mga pamilya. So ikaw ng tatay, o kung wala sa tatay, ikaw ng nanay, basahin mo yung biblical or gospel reading of the day, sana po, mabendas po sila, lalayo yung demonyo. Kasi salita ng Diyos siya. A, second is adoration. Ang pamilya, pagsabay-sabay na nagsasumasamba sa Diyos, nagbibisita sa mga chapel, nagbibigil sila, at nag-aaroon sila, nagdadasal sila, sabay-sabay, mag-unite po sila. Their faith will grow, and they will be empowered with the love. Confession is C. Family confession is very important. Alam niyo po, sa experience ko, na-appreciate ko po yung mga pamilya na sunod-sunod, tatay, nanay, mga anak, nagko-confess. Confession nowadays is a forgotten sacrament. Pero pag sabay-sabay yung buong pamilya na nagko-confess, binabalintigan yung kanilang blessing, yung kanilang protection, yung tinatawag ko natin na sanctifying grace na kaya bless na bless ang isang pamilya na nagko-confess. Iba po ang impact
Kasi may kakilala ako na talagang as a family sila, at least man lang once a year na before the feast of the Divine Mercy na nagkukonfess sila. Meron ko ba? Niisa na dito na pamilya na sasabihin nila, mag-family confession tayo ngayon kasi anniversary ni nanay at tatay, or mag-family confession tayo ngayon para naman na mag-bless yung pamilya namin. Suggestion ko po, kung gusto niyo may love, unity, and faith sa pamilya ninyo, linisin mo na para karapat dapat kayo na tumanggap sa blessings niya. Rosary! Sabi ni Father Patrick Payton, the Apostle of the Rosary, a family that prays together, stays together. Ano yung tinutukoy niya ng sa Rosary. Bihira po ang mga pamilya na nagdadasal ngayon ng Rosary. Kaya, nawawasak ang pamilya. Mama Mary gave us the Rosary precisely and first and foremost, pang-pamilya yun. Kaya na sabay-sabay. Yun lang ang dasal na sabay-sabay sa tatay, nanay, mga anak, mga kapitbahay, kapulong, kahit sino mo, sabay-sabay na magdasal. So it's a sign of unity. Hindi tulad ng misa na ako lang, nagkikinig lang kayo sa dasal. Pero sa Rosary, sabay-sabay po kayo. It's a sign of unity. Nagtutulungan kayo para i-present kay God to Mama Mary yung intention ng pamilya. Rosary. E. Eucharist. Dapat bilang pamilya, sabay-sabay na pupunta magsimba. Sino po dito ang kompleto ngayon? Tatay, nanay, mga anak. Meron po ba? Tumayo po sila at palakpakan po natin. Alam po, thank you. Isa sa pinagpapasalamat ko kay God ay yung experience ko nung bata. Pag Sunday, maaga kami sabay-sabay pupunta doon sa ilog Manilibo. And then sabay-sabay magkakapag pupunta ng medyo malayo na simbahan, Chapo. And then mag-aaten ng Misa o Prayer Meeting, tapos sasabay uuwi. Ganun po yung isang pamulito kong naaalala na experience ko nung bata ako. A family that prays together, stays together. At ang pamilya din na nagsisimba together, na bendas, na poprotektahan sila. So importante po talaga ang family prayer. So anong pera ninyo, faith, love, and unity, dapat i-apply una sa lahat doon sa pamilya. And then last, D, devotion. So especially ang suggestion ko na malakas ngayon na devotion, Divine Mercy. Divine Mercy. Ang ganda po ng mensahe, ang ganda po ng turo, ang ganda ng mga prayers, nakaka-protect sa pamilya yung turo po ng Divine Mercy. Lalo-lalo na pag nag-enroll ka sa bahay mo ng Divine Mercy image, pag may problema ka sa anak mo, iduhod mo dyan sa ibis ng Divine Mercy, and then hihingi ka ng blessing, sabi ni Jesus, wala siyang i-refuse na blessing na hinihingi mo basta hindi kontras kanyang kalooban. Divine Mercy Devotion. So yun po ang aking conclusion. If you want your families to have faith, love, and unity, kailangan itong sacred ito na basic sa Catholic Church meron sa inyo sa pamilya. Scripture, adoration, confession, Rosary, Eucharist, Divine Mercy, Devotion. Once again, brothers and sisters, to you all, happy 31st anniversary. At sana ang wish ko, ang challenge ko sa inyo, tunayin ninyo ayusin ang mga pamilya ko ninyo. Because strong families will influence El Shaddai as a whole and the Church as a whole, the society, kahit ano pwede natin ma-influence pag naayos muna ang ating pamilya. Pag sa pamilya natin, meron po yung tatlo na yan, faith, love, and unity, malaking po ang tutulong natin sa simbahan, sa lipunan, at sa kahit saan. God bless you all, and once again, congratulations.
We all stand for the prayers of our faith. Because children did not yet have legal status, the disciples rebuked people for bringing children to Jesus. Indignant, Jesus told them to let the children come to him. In this Mass, we pray as well to our respective families and all families around the world that there may indeed be faith, love, and unity in each and every family. Let us turn to God and pray for these graces as we say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Let the Pope, bishops, priests, and religious, we always aspire for the gospel value of love, humility, and service rather than power and influence. We pray, Lord, hear our prayer. That our political and civil leaders may aim for true greatness through service and care, especially of the weak and those who have less in life. We pray, Lord, hear our prayer. That caring adults and committed organizations may attend to the needs of children of broken homes and those who suffer because of irresponsible parents. We pray. Lord, hear our prayer. That parents may help the children grow in freedom, maturity, overall discipline, and real harmony, we pray. Lord, hear our prayer. That parents may correct a child who does something wrong, but never treat him or her as an enemy or object of their frustration, we pray. Lord, hear our prayer. We thank you, Lord, for this 31st anniversary of the El Shaddai community here in Baguio, Benguet, that you may continually guide us, strengthen us, and deepen our faith in Christ Jesus, our Savior and our Healer. We pray. Lord, hear our prayer. That our servant leader, Brother Mike Z. Villarde, may be continually blessed with good health, anoint him more and bestow upon him more of your divine wisdom to accomplish the goals and vision of a strong church. We pray. Lord, hear our prayer. That the workers and attendees of this ministry be guided and enlightened by the Holy Spirit as they do the mission as Christian disciples, that you may keep them physically and emotionally strong in the grace of patience, courage, perseverance, and humility be upon them as you spread the gospel of salvation. We pray. Lord, hear our prayer. Father in heaven, keep the spirit of a child within us, that we may deal with each other in openness, freedom, and friendship. We ask this through Christ our Lord. Amen. Thank you.
We all stand. May our brothers and sisters and my sacrifice and yours be acceptable to God, the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of all the holy church. As we celebrate your mysteries, O Lord, with the observance that is usual, we humbly ask you that what we offer to the honor of your majesty may profit us for salvation, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your virtue whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gave for you a holy people, he stretched up his hands as he endured his passion, so as to break the bands of death and manifest your resurrection. And so with angels and all saints, we declare your glory as with one voice we acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Jesus,
resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis and Paul, all bishops and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, and with all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. We dare to say. Savior Jesus Christ.
these kinds of said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For we pray forever and ever. Amen. And the peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us sincerely and joyfully offer each other the sign of Christ's peace. Peace. Thank you.
We all stand. Let us pray. God, we pray, Almighty God, that we may experience the effects of the salvation which is blessed to us by these mysteries. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May God's blessing and protection come down upon you and remain with you forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Go in peace, love, and serve the Lord. Thanks be to God. Happy 31st anniversary. Purihin natin at pasalamatan ang ating Yahweh El Shaddai sa biyaya ng Eucharistia, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesu Kristo. Maraming salamat po sa naging punong tagapagdiwang ng ating spiritual director na Charis Catholic Charismatic Renewal Movement ng Diocese ng Baguio at spiritual advisor ng El Shaddai PFCC3 Baguio Benguet, Father Reverend Jeff Habago. Maraming salamat. I'm not.
Initiate po na natin ang magbanal na misa. Amen. At sa mga oras nito, tayo muna'y nandako sa ating salmong bedtime. Dati po tayo na kayo? Ay, sige po, tayo din na tayo. Awit po pagtitiwala sa Diyos. Siya ang nalaman ng pagbubuo ng matas sa asa at nananatiling sa kanila niyong pagpapalitin. Kapag sasabi sa kanyang Panginoon, huwag kang tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinatakot. Ika'y hinilas na sa panalig sa mulang na pinag. At kahit lumang bigat na sanot, ikaw ang karapas. Lulong ko kayo sa hiling ng kanyang magamay na papa. At sa kanila niya ay hindi ako ng kapalipas. Hinahal niya at pagsasanggan ang magkansay ng papa. Masakit ng nabi, ikaw ang tarapos sa lumang bagay. Pagkain sa gagawin ng lilaan ng pagpuso, pagsakit ng araw. Minsan ang pamanggaling sa iyong pagkadatong ito. Ikaw ang natapos sa kasamaan ng araw kong tuloy. Kahit na magwala sa iyong mahal na sa bibong tao, sa iyong pag-ibig ang pinag-uwatan ng pag-isa ng pag-ibig. Ikaw ang natapos at natitiyak ko, ikaw ang mahal. Kaya nagmamasin ka sa panahon, iyong mamamasan. Yahong masasama ay makikita mong pinangusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsalita at ang binili kong pag-ihila sa iyo ay nakaas-aas. Di mo maabutin kayo mapahawak at walang darada. Kahit panuhuli ang mga pag-ihila sa iyong tahanan, susubuhin niya ang marami natin silang susubuhin. Kahit sa ang dako, ika'y mapanuhon, tiyak at iiman. Sa malilang pala ay tatayo ka silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paano sa patong nalas. Kahit ang patakan mo ay pangyayon, ahas na magsik. Ikamahan mo sa mga serpiente at iyong magmas. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang kapag sa akin at iinatan ko ang sinumang taong pagpuhinig niya. Aking sasamahan at buhay ng lagi ay sasakunan ko. Aking iniligtas at ang bawat isa ay palaralan. Sila ay pinigyan ko at pagdating palaan ng mahabang buhay. At nakatibiyang ang bagong hilaling nalitas. Maraming ipigit ko ang lagi at hindi ko matapang. Maraming pagkagalaman ko sa aking bayan na sana. Ngunit sa sandali ang bayan nito na aking pinili ay magpahumbaba. Manalangin, hanapin ako at talagdaan ang kanilang kasamahan. Tiringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang pagbalik ang katiwasayan ng kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nag-roll ko din tayo sa Kapol. Yes.
tagapubay ng mga kapatid natin ng Rama. Bagay chapter! Sabay mga kapatid chapter! Satsuo chapter! Bravo! Yeah.
Thank you.
Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo iniwan. Isang palakas na amen. Amen.
Amen! Glory to God. So itong awitin na ito, she speaks of the goodness of God. Every time ko na kinakanta itong awitin ito, I don't know, for some reason, nagiging emotional ako. Kasi, isipin mo, mabuti tayo ng Diyos sa buhay. Isipin mo, kagalingan, sa karamdaman, tinuloy ng Diyos. Problema sa pamilya, maaari, siguro, hindi pa. Pero, huwag kang pitigil, patuloy kang manalangin. Dahil ang kaputihin ng Diyos, hindi nagpapawal. Amen? So let's worship our God. Hallelujah. Thank you, Lord, for the 31 years na inihanda mo kami. Thank you, Lord, ng pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Mula po ang hanggang ngayon, makita mo dyan. You have been faithful, Father God. Kaya narapat naman, Panginoon, na ikaw ay muling sambay. Pasalamat na. Thank you.
Maaari na po tayo magsiupo? Maaari po tayo magsiupo?